Hala, ang ganda na pala dito. May bulaklak na pala itong gumamela nila. Oh, ngayon na ulit ako napunta dito. May, ang ganda, oh, ang laki. Ang ganda ng kulay. Ang lamig sa mata. Oh, fresh na fresh. Hello po. Magandang araw. Magandang buhay sa lahat. Ngayon naman po, wala tayo sa ating munting hardin. Nandito tayo sa ibang hardin. Tayo ay nangapit hardin. May binigay lang ako dito sa aking ka-plant mama, yung aking sister-in-law. Aba, nakita ko, ang dami na palang magaganda niyang halaman, tsaka yung mga namumulaklak ng mga gumamela. Mahilig kasi siya sa mga halaman na mga namumulaklak, eh, kahit siya anong klase. Basta may bulaklak, yun gustong-gusto niya. Tsaka morning sun naman yung kanyang hardin, kaya natatamaan talaga ng morning sun. Dahil ang morning sun po ay napakaganda sa ating mga halaman. Lalo na kapag ganitong mga namumulaklak, talagang gusto nila yung nasa sa initan, yung naaarawan talaga. Kasi hindi sila naman namumulaklak kung kulang sila sa sa sinag ng araw. Kaya ito ang gaganda nila. Madami ding mga iba't ibang kulay nitong mga gumamela. Eh. Kagaya nito, may yellow. Saka ang mga bulaklak ng gumamela ay may din to, benepisyo sa ating kalusugan. Pwede din to sa yung sa naglalagas ang buhok, didikdikin lang yung bulaklak nito tapos ipapahid siya sa scalp natin. Masubukan nga din to kasi naglalagas ang buhok ko eh, kaya hindi lang aloe vera, pati pala gumamela. Ito namang halaman to, madalang yung meron nito eh, yung tinatawag na palong-palungan, yung palong ng manok. Alam niyo ba yon yung sa rooster, yung palong niya. Ganito ang itsura niya eh. Ang tawag dito ay palong-palong. Sa English, ito yung coxcomb. Ayan oh, ganyan. Ang ganda oh. Ito si ate, interviewin lang natin kung paano niya na-maintain yung kanyang mga halaman. Bakit ang gaganda ng bulaklak, ang lalago. Nilalagyan ko ng pataba. Oh, anong pataba tapos, mo ate na nilalagay? Yung tae ng baka, ipa. Ayun. Kasi maganda sa halaman yung bumibili ako ng ng baka eh. Ano binibili mo? Bumibili rin din ako ng pataba. Ah, anong klaseng pataba? Tinitingnan ko isa-isa kung may uod, may higad. Di makuha eh. May suso. Lagi-lagi ko tinitingnan yan. I-check mo isa-isa. Talagang dito nauubos yung oras mo. So, ayan si ate oh, yung ating ka-plant mama. Ayan, chine-check daw niya araw-araw ang kanyang mga halaman. Kung may mga uod, mga peste na kumakain sa mga dahon. Kasi nga masisira ito, pangit ng tingnan. So ayan po, isa-isahin na natin kung ano yung mga halaman na makikita natin dito sa hardin ni Ate Berna. O yan, kagaya niyan. Ito yata yung morning glory eh. Hindi ko lang siya sure kung ito nga yun. Ito naman yung chichirika o periwinkle naman sa English. Kahit nga mamatay itong halaman na ito, tutubo pa rin eh. Yung mga seeds niya na nahuhulog sa lupa. Ito naman si Aster, oh, ang ganda-ganda din niya. Para siyang yung daisy. Tapos yung ginagamit din ko sa mga yung mga bridal bouquet. Tapos 6 to 8 hours kailangan yung kailang direct sunlight. Tsaka marami ding variety ito ng kulay. Oh. May pink, may white. Ito namang halaman na to ay yung Mirabilis Jalapa o yung tinatawag na alas 4 o 4 o'clock. Kasi kaya tinawag na alas 4. Mumukadkad kasi yung mga dahon nila sa alas 4 ng hapon. Hanggang gabi na yon. Tsaka ito ay mabango. Ganito pala yung buto nila o parang paminta. So, itong mga rose, hindi lang maganda sa ating hardin. May mga health benefits din ito. Ginagawa din itong tea, kaso sa atin, madalang yung umiinom ng mga herbal. Tsaka ginagawa din sangkap ito sa mga cosmetic products, kagaya ng lotion, moisturizer, saka toner. Ayan, meron din siyang rubber tree, rubber plant. Ang ganda-ganda ng kulay niya, lumalabas ang kulay niya kapag talagang sagana siya sa araw. Oh, hindi naman yung, pwede naman siyang direkta, pwede rin namang hindi. Lumalabas yung usbong niya, yung magandang kulay ng usbong. Yan, ang ganda-ganda ni Burgundy tsaka si Compacta. Ito din, ang mga begonias. Ayan, gusto rin nila sa initan, sa arawan. Ayan, kahit mga common lang yan, magaganda.
Ito naman si Portulaca o tinatawag na alas 10. Kasi tuwing alas 10 bumubuka yung kanyang mga bulaklak. Marami din kulay ng mga bulaklak nito eh. Kung nakatanim sila sa ground, mas maganda silang tingnan kasi mas lalago sila ng husto. Sunod naman ang ating mga orchids, pwede rin sila direkta sa araw, pwede rin yung may sa shady area. May mga din na gustong-gusto nila ng yung full sun sila, basta morning sun lang. At ang ating mga mayanas, hindi mawawala, talagang gustong-gusto nila ng sikat ng araw kasi lumalabas yung kanilang ganda, yung kulay ng kanilang mga dahon. Ayan o, hindi man sila mabulaklak. Ang gaganda naman ang kulay ng kanilang mga dahon. O. Iba-iba yung kulay nila. Hindi maganda ang mga bulaklak nila, yung dahon lang nila maganda. O ito, meron din siyang mga caladiums. Ang gaganda rin ang kulay, o. Parang mga plastic. Ayan o, gustong-gusto na rin nila yung mga sa yung bright area. Ayan o, wag lang yung yung hapon na sikat ng araw. Basta yung morning sun, ayan, gusto nila yan. Sa ganda ng kanilang mga dahon, kahit mga walang bulaklak. Kaya lang gustuhin to ng mga mga peste, mga uod. Gusto nilang kagating yung mga dahon na yan. Meron din siyang yung badyang, tinatawag na badyang, yung napakalaki ng dahon. Ito ay nakalimutan ko na kung anong ID nitong halaman na to. Ito si si Pandakaki. Alam din siya sa sa tawag na kampupot. Ang ganda ng bulaklak nito kahit mga maliliit. Siya, walang hinto ang bulaklak nito. Tsaka yan, para gumanda siya, tinitrim siya, yun na ginagawang pwedeng bilugin, pwedeng gawing bonsai. Ito naman si Oxalis triangularis. Maganda sa kanya yung kanyang foliage. Para siyang butterfly, tapos triangular ang hugis. Ito namang sinya, makikita natin ito kahit saan, sa mga gilid ng pader, sa mga bakod, marami ding magagandang mga kulay. Lapitin ito ng mga bees and butterflies. Hindi rin mawawala ang ating santan, marami ding kulay itong mga santan na to. Tsaka tuloy-tuloy din ang bulaklak niyan. Ito naman yung adenium o kilala sa tawag na desert rose. Ito tawag din siyang Bangkok Kalachuchi. Ganda rin ang bulaklak niya, no? Talagang pulsan din siya. Ito naman yung tinatawag na Cadena de Amor. Ang ganda-ganda rin ang bulaklak niya, oh. Ang pangalang Cadena de Amor ay mula sa salitang Espanyol. Isa siyang vines, kaya kung may siya, pwede siyang gumapang kapag meron siyang pwedeng pagkapitan. At ang sunod naman natin na itong si Chrysanthemum. Kung mali po yung ID ko, please comment down below po. Ito naman po yung wala siyang bulaklak, kundi yung dahon niya naman niya ang napakakulay kapag talagang sisinaga ng araw. Kalimutan ko rin ang ID niya eh. Tapos ito, marami din siyang mga succulents, mga cacti. Gustong-gusto rin niya yung mga ganitong mga maliliit. Eh, siyempre, gustong-gusto rin ito yung mga bright area. Tapos yung talagang may morning sun. Ayan yun. Napaka low maintenance dito, hindi kailangang diligan palagi. Diligan lang kapag yung talagang dry na yung soil nila. At itong nagmamagandang si Eugenia, ang ganda ng mga bagong usbong niya. Gustong-gusto talaga nito ng araw eh. Pagka wala siya sa araw, walang kulay na ganyan na lumalabas sa dahon niya. Ano lang siya, green na green lang. Ang ating mga San Francisco o Crotons, hindi mawawala sa listahan. Talagang gustong-gusto nila yung singanag ng araw. So, ayan po. Pakita ko lang po sa inyo yung kabuuan ng hardin ni Ate Berna. Ayan o. Pakita ko lang po. Mabilis lang to. Saglit lang. Ayan, ang dami-dami niyang halaman hanggang sa mga gilid, hanggang sa likod. Puno po yan ng halaman. Yan yung libangan niya sa araw-araw. Yan.
dito ko na po tatapusin ang aking video. Sana po nagustuhan nyo at hindi kayo nainip. Maraming salamat po sa viewers, subscribers, sa napadaan po sa aking channel. Thank you so much po sa inyo, sa support nyo. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, share, and subscribe. And pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Bye!